Hi guys, welcome back to our YouTube channel. It's been long days since I have a new video, right? Even after the Eid for us as a Muslim, I don't have any uploaded new videos, okay? Tatagalugin ko po ang aking video this time. Kasi ako po ay may gusto lang ilabas na sama ng loob. Kasi nga nung mga nakaraang araw, ako po ay medyo naging ampalaya. Okay? Dahil na rin po siguro sa aking kapaligiran, sa aming nakakasama, kaya ako po ay naging ampalaya ng mga panahong iyon. Ang dahilan po ng aking parang naging pahinga sa aking paggawa ng video ay dahil na rin po siguro sa ako'y sinamaan ng pakiramdam dahil sa sama ng loob, sa sobrang galit na aking nararamdaman. Okay? I-share ko lang po sa inyo, sa ating mga subscribers, mga viewers na kahit pa paano naman ay may sumusuporta sa amin. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo kung ano, bakit ako biglang nawala or hindi nakapag-vlog, hindi gumawa ng video dahil nga po sa ganong rason. Ang rason po ay kasi po yung kapatid po ng aking kaparehas o kabiyak ay talaga pong masama ang aking loob sa kanila. Okay? Sobrang sama po talaga ng loob ko sa kanila. Na sa tuwing makikita ko sila ako po ay nagiging demonita, kumbaga, or maldita, ganyan. Nagiging ganyan po talaga ako sa tuwing sila ay aking nakikita. Dahil po sa aking sama ng loob sa kanilang magkakapatid. Dahil po hindi po kasi sila marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang kapatid or sa akin, kahit na lang hindi sa akin sa kapatid na lang po nila. Yun lang po kasi yung gusto kong mangyari na tumingin man lang sila sa kanilang pinanggalingan or tignan naman nila yung kapatid nila, yung kuya nila. Hindi yung laging ang kuya na lang nila nakatingin sa kanila. Yun po ang kinasasama ng aking loob. Dahil na rin po siguro sa aming sitwasyon na talagang napakaraming problema ang pinagdadaanan, which is normal po yan sa isang mag-asawa o sa isang pamilya. Pero dahil na nga po sa ganun, gusto ko po sana isipin naman nila yung kuya nila na talagang sobrang daming hinaharap na problema. Gusto ko lang tumingin sila sa kapatid nila na tulungan nila yung kuya nila dahil kung hindi dahil sa kuya nila, wala silang trabaho. Hindi sila makakatrabaho. Kaya sana naman, tingnan naman nila yung kuya nila. Kasi ako, kahit na part-time lang yung kinikita ko or pagtitinda-tinda ko ng mga frozen items, napakalaking tulong po yun sa aking kaparehas dahil sa hirap nga ng aming sitwasyon dito. Hindi po kasi porke nasa ibang bansa kami, maganda po ang aming sitwasyon. Mula po kasi nung nag-pandemic, talagang lahat po talaga bumagsak. Kaya talagang kami rin po sa mga OFW or mga nagkatrabaho abroad ay na bumagsak din po ang aming sitwasyon. Ngayon sana na mayroon na silang mga kanya-kanyang trabaho, pare-parehong kumikita at hindi na sila namumblema sa kanilang visa, sana naman kahit papaano tulungan nila yung kapatid nila kasi ako hindi ko kayang tulungan ng 100% yung kaparehas ko.
kung ano lang ang aking kinikita, yun lang ang aking maitutulong sa kanya. Pero sila, wala na silang puno problemang visa dahil may mga company visa na sila at meron silang buwanang sahod. Kaya sana naman ni matulungan nila kahit papaano yung kuya nila. Kaya po, doon po kasi sumasama yung loob ko na alam niyo yun na kahit binilahan kita ng brief, pasensya ka na kasi maliit pa lang ang sahod ko or nababayad pa ako ng utang ko. Ganun po ba o nagpapadala pa ako ng pera sa ating mga magulang kahit sa maliit na halaga, kahit ba 5 dirham mo lang yan. It doesn't matter how much it is cost, but the matter is that naalala mo yung kuya mo, yung tumatanaw ka ng utang na loob sa kuya mo. Yun po ang mahalaga, di po ba? Yung tumingin ka sa iyong pinanggalingan. Kahit naman po ako, kung may utang na loob ako sa tao, hindi ko naman po nakakalimutan yung mga taong talagang tumutulong sa amin o sa akin, lalo na sa aking pamilya. Hindi man po ako pala chat or para comment. It doesn't matter. Pero in deep inside, in my heart and in my prayer, lagi ko pong ipinagdarasal yung mga taong laging umuunawa at tumutulong sa sitwasyon namin. Masisisi niyo po ba ako na ganun kalaki ang sama ng loob ko sa kanila? Dahil piling ko pa sa tuwing sila'y mag-uusap, dahil hindi ko nga naiintindihan yung kanilang pag-uusap, sa tuwing sila'y mag-uusap, lagi na lang silang nakahingi ng tulong sa kuya nila. Puro sila, kuya, 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 kuya. Puro sila ganun. Hindi sila marunong tumayo sa kanilang sariling mga paa. Samantalang ang kapatid nila nung unang salpak sa ibang bansa, niwala nga siyang kakilala. Pero tumayo siya sa sariling paan ng walang tulong ng kahit sino man. Oo nga, may kapatid siya dito, may kuya siya dito na mapagsasandalan. Kaso, ang kuya nila hindi maganda ang sitwasyon. Yun ang paulit kung sinasabi sa kanila na hindi maganda ang sitwasyon ng kuya nila. Bakit ba napakahirap nilang intindihin? Napakahirap ipasok sa kanilang kokote na napakahirap ng sitwasyon ng kapatid nila. Kailangan pa bang may mangyaring hindi maganda bago sila kumilos? Di po ba? Ako lang po yun lang po ang aking nararamdaman. Dahil nga po, syempre, ako bilang kanyang kabiyak, ako inaawa sa kanyang pinagdadaan ng maraming problema. Syempre, wala rin naman din akong halos magawa dahil hindi naman din na ganun kalaki ang aking kinikita as a part-time and as a online business na Rosen product. Kaya hindi ko rin gaano siyang matulungan. Kaya nga sa sobrang expect ko sa kanila na tulungan nila o tingnan nila yung kapatid nila, talagang sumasama ang loob ko sa tuwing sila ay nakikita pumupunta dito sa aming bahay. Dahil feeling ko, pag nandito sila, nandyan ng asa na naman sila sa kuya nila. Alam niyo po yung ganung eksena na miskin napakaliit na bagay iaasa pa rin nila sa kuya nila. Noong sila'y bago dito sa UAE, kami po ay napaka-close talaga. Napaka-close talaga namin sa isa't isa. Umiiyak din ako sa harapan nila kung anong sitwasyon ng kalagayan namin dito, kung galagayan namin, kung minsan anong ugali ng kapatid nila, ganyan. Umiyak ako sa kanila, naaawa sila sa akin, na ano daw ang dapat nilang gawin. Sabi ko nga, nasa kapatid nyo ang ikaayos ng lahat dahil siya ang nagdadala ng aming pamilya. Kaya kahit anong gawin nyo, wala kayong magagawa kundi siya lang ang makatutulong sa kanyang sarili. Pero lumipas ang mga panahon, natulungan ko sila,
alam niyo yung napaka bukal sa aking kalooban na tulungan ko sila kasi nga naawa ako sa sitwasyon nila. Pero nung mga nung sila'y nasa tamang posisyon na or nasa mag-ayos ng estado, ako po'y umaasa na sila'y tutulong sa kanilang kapatid dahil nga sa sobrang hirap ng sitwasyon ng kuya nila. Pero sabi nga ng kaparehas ko, don't expect anything from them. Sabi niya ganun. Pero syempre, dahil nga nakikita ko yung hirap na sitwasyon ng kaparehas ko, kaya every time, nag-expect pa rin ako sa kanila na sana one day, matanggal yung helmet sa utak nila na tulungan naman nila yung kuya nila. Di po ba? Yun lang po ay sa aking obserbasyon or aking pananaw sa aming sitwasyon dito. Hindi ko naman po sinasabi na lahat ay ganyan or dapat ganyan. Yun lang po ay dahil nga rin sa aming sitwasyon dito. Dahil hindi naman po porke abroad, maganda ang aming sitwasyon dito. Siyempre, meron din kaming dalawang anak na sinusuportahan sa Pilipinas at sa sinasabi ko nga na ang unang-unang maapektuhan ng lahat ng ito ay ang mga anak namin. Kaya lagi akong nai-stress, lagi akong nagiging maldita o nagiging demonyita dahil na nga rin po sa aming sitwasyon. Okay, sana naman po huwag nyo akong i-bash sa aking inilantad or i-share sa inyo kung ano ang mga nangyari sa akin ng mga nakaraang araw. Okay po? Siyempre, akin pa rin pong idinadalangin na mawala ang galit sa aking puso dahil ayoko pong mabuhay o mamatay ng may galit sa aking puso dahil ayoko pong mapunta sa impyerno. Ayoko pong mapunta doon kaya ako po'y pilit na inaayos ang buhay at pinagdarasal na mawala ang galit sa aking puso. But inshallah, time will come. Sabi nga sa kanta time will heal the broken heart. Parang ganun po ang nangyari. Di po ba? Hanggang dito na lang po at sana po ay wag niyo kong husgahan or i-bash sa aking mga sinabi. Maraming salamat po at thank you very much sa ating mga subscriber at sa mga patuloy na sumusuporta sa aming vlog. Bye!